Hi. Hi, baby. Yan, meron nila kasi yung Dutch me. Ayden. Ayan, nakita niyo yung mga kalat sa sahig. Kalat niya yan. So, hey loves, this is me again and welcome back to my channel. And today is Wednesday, March 31. Yan, isi-share ko sa inyo yung update ngayong mag-2 years na si Ayden ngayong September. And ilang months na lang, magdadalawang taon na siya. And pinaghahandaan na namin yung price ng business kasi mas maganda yung merong marami kami source of income. And plano rin kasi namin na kumuha ng bahay and ang sasakyan din para solo namin yung paglalasada. Kasi ngayon, sa parents, yung ginagamit namin sasakyan sa parents ko pa. At syempre para mas mapalaki namin, mas malaki yung kitain namin, kailangan namin mag-invest ng sarili namin. Ayun, kaya marami kaming plano. Marami akong plano para sa amin and para din sa future namin, sa future ni Ayden din. And as of now, yung development ni Ayden na 1 year and 6 months, I think, na nakapagsalita na siya ng mga words like mama, papa, minsan, kaya dede, ganyan. Marunong na rin siya ng words na kaya niya nang sabihin yung toothbrush, kaya lang hindi siya kompleto. Pero naiintindihan ko pa rin, siyempre, kay nanay niya. And alam mo, marunong na siyang tumuntong sa upuan. Kaya ang ginagawa ko, lahat ng upuan sa lamesa, pinapasok ko para hindi siya makatungtong kasi nandun na siya sa stage na nagtatapon na siya, naghahagis na siya ng gamit. And so far, yung bahay namin, puro kalat niya. Sobra siya nag-explore ngayon. Alam niya kung anong gusto niya. Kapag hindi niya gusto, hindi mo siya makapipilit talaga. And sa food naman, wala akong problema sa kanya. Kahit kasi gulay, putas, kinakain niya. Pero meron na siya ayaw kainin yung ubas. Pero as of now, breastfeeding pa rin siya. Exclusive. Pero hinahaluan ko pa rin ang gatas. Para uunti-untiin ko na siya kasi magto 2 years na siya para sinasanay ko na siya sa gatas kasi para yung nutrients meron pa rin siya kahit hindi na siya sa dumidede. And yun, nakakatuwa na super healthy niya, super lusog. So far, achievement para sa kanya, hindi siya sakitin. Ang bibo niya, mas matalino, madaling turuan. And yun, bilang mami niya, so super achievement yun. And it means lang na maayos ko siya na palaki, maayos ko siya nagabayan. And sana lumakas siya na mabait, na magalang. Yun naman ang gusto ko sa kanya na ma-achieve niya. So yun, and update ko na rin na nung March 26 kasi, si Madonna yung pet namin na Belgian, ang anak na siya. And ito yung, bibigay ko sa inyo yung details sa mga puppies niya. So watch this video. Yan, ayan na siya guys. Siyam yung puppies niya.
tatlo. Alam ko lima ano to eh, limang lalaki, apat na babae. Ayun pa nandun sa gilid. Ang plano namin kasi, pag medyo lumakalaki na siya, bibilhan namin siya ng mas magandang kulungan. Pero ngayon, yan muna siya. Improvised tent na may payong. Ayan, ang lulusog nila. Hindi ko akalain na makakapag-alaga kami ng ganyang aso. Ayan siya. Ayan, July 2020 last year siya napunta sa amin. And naging birthday gift siya sa akin ni Halby. Tsaka, Halby niya, hilig niya rin kasi mag-alaga ng pet. Kahit nung binata pa siya. Hindi siya mag-alaga ng ibon, kalapati, ganyan. Tapos ito nga. Thankful naman ako na pumayag ako na kunin namin siya para naman para ma-experience namin yung pag-aalaga ng magpa-breed. Yun naman din kasi yung purpose namin yung para namin makapag-alaga kami at makapagpalahi din. So yun. Ay, nandito ako sa sala. Tapos siya nasa likod. Yan yun yung playground niya. Ayan siya. Nandyan yung mga toys niya. Yung slide, ayun. Tapos yung car niya, nandyan. Ayan, hindi niya masyad... Bihira niyang laro eh, kasi nga summer, mainit. Tapos nandyan siya minsan. Eh, super init. Tapos nagpapawisan ako. Madalas niya akong... Baby! Madalas niya akong hinahatak dyan para maglaro. Tapos, since morning, everyday ang routine namin, bubuksan namin yung TV para makapagkukumeron siya. Kasi simula pagising niya kasi, kung hindi ko bubuksan ko yung TV, ayan, magpapabuhat na siya sa akin. And super likot niya, super bigat niya din. And siguro yung height na kalahati ko. Ganun siya katangkad, then ganun din siya kabigat. Kaya kapag walang TV, hindi ko binubuksa. Kapag walang TV, ito lang ako meron. Nakakarga siya sa akin. Kaya ganun yung strategy ko para makakilos ako. Para makapaghanda ako ng pagkain namin. Ay din! Ayan, nakita niyo yung mga kalat sa sahig. Kalat niya yan. Mga pinaghahagis niya. And si Lemon, alaga ng kapatid ko. Ayan siya. Ayan na siya. Simula umaga hanggang gabi. Nag-cocomelo. Nag-Netflix. Hey, loves! Ayan, gabi na. It's past 10, I think. And gising pa itong batang to. Ayden, ito lang ka sa camera. Ayden, oh. Yan, yung lapel ko, yung mic ko, kitang-kita. Nilaglag niya para mas malino yung boses ko kasi kung walang mic. Super hina. Ayan, update lang kay Madonna. Before nang magbuntis, two times a day naman siya pinapakain, morning and sa gabi. Ngayon kasi, nung nanganak siya, may dumede din sa kanyang siyam na puppies. Kaya ang ginawa ni Hubby, ginawa niya 2 times a day. Pinapabawi lang namin. Yan, pinapabawi namin kasi sobrang namayat siya. Kaya kailangan niya magpalakas. And naawa rin siya. And so far, malulusog yung babies niya. Yung mga puppies niya. Kinuha yata lahat ng puppies niya yung lakas niya. And ngayon, pinapaano namin siya. Pinapataba ulit para mas marami siyang milk. And ang sabi ng vet, kasi mag-1 week na siya sa Friday yung mga puppies. March 26 kasi ng pwede siya ng hapon, alauna ng anak. And mag-1 week na siya.
Ang sabi ng ang advice ng vet, pwede nang i-train yung mga puppies ng dog food in 3 weeks. Kaya hihiwalay na siya kay Madonna. Hihiwalay na siya sa nanay. Kaya ang gagawin namin ng separate na kulungan yung mga puppies niya para hindi sila magat-ngat. Kasi nung time na nakuha namin si Madonna, lahat ng pwede niyang magat-ngat, kinakain niya. Kaya ang gagawin namin yan, ihiwalay namin. Kasi si Madonna nung maliit siya, super likot, super galaw-gaw, super hyper. Kaya imagine, 9 little Madonnas yung maglilikot. Kaya paghahandaan na lang namin. And ngayon, si Madonna kasi mag-go 1 year na siya sa April. Ngayong April. Kaya iba na rin yung food na bibigay namin sa kanya. Ngayon kasi, siya pang puppy na dog food. Ang gagawin ng hubby, alam naman na yun, tatap, anong dog food yung ipapalit, kaya ayun. And so far, masaya ako kasi na-experience kong mag-handle, magpaanak ng aso, and na-experience kong ayan, magbantay ng mga tuta, and hindi lang siya ordinary aso. Ano kasi siya may lahi. Kaya, so far, buhay pa sila hanggang ngayon. And, sana magtuloy-tuloy. Si Ayden. Kasi nagising pa. Ano kasi siya, natulog siya ng 3. Tapos, nagising siya ng 5. Kaya, ito. Inaantok na siya. May higab na siya. Kaya lang, gusto pa niya maglaro. Ayan. Tinatagal nga kasi yung mic ko. Yan, nabili ko to sa Lazada. Ayan, nabili ko siya sa Lazada. And nagamit ko na rin siya sa iba kong mga videos. Ayan, super ano naman siya. Super gamit. And, ayan. So, hindi ako naka-makeup. Naka-lipstick lang. Pero mamaya-maya, pag natulog na tong si Ayden, eh, maghihilamos siya ka, mag-toothbrushanin ako. Kaya. So, good night and see you on my next video. Bye-bye.